Hi guys, sa ba ako titingin? Ay dapat yata, ito yung butas ng camera box. So kaya pala medyo mukhang tabingi. Now, ayun yung butas ng camera eh. Diba now? Pakisabi lang po kung may problema sa audio ha. Ako po si TP, ang VH ng mga DH. Nandito po ako ngayon sa Singapore. Nakikita rin na patay gutom mode na naman po. Sa bahay ng aking best friend na si N. Hello ka, N. Hello po. Ayan. Single po si N. Okay na audio, okay na. Alright. So, isa-isahin natin yung mga issue, mga bakla. So, una, ano, di ba unang ginagawa niya ako ng cereal, in fair, tingnan yung mga friends, oh. Oh, ginagawa niya ako ng cereal. Tada! Ganun po, social po ang mga kinakain namin dito. Pangmayaman. Cereal. Sa Bulacan po kasi ang almusal po namin. Ano? Sarap kayo mag-tip sa akin. Bakla sa atin, kanin na haluan mo ng gatas ng kalabaw. Ayaw, masarap yun. Masarap yun, nena. Mm, gatas po ng kalabaw. Gagano'n ninyo siya sa umaga, yung kalabaw. Ayun, ganyan yung lolo ko. Mga te, natatanda ko yung lolo ko nung bata kami. Hindi kukuha ng timba. Silalagay sa ilalim ng dede ng kalabaw. Ah, may kalabaw kayo? Yaman nyo ah. Hindi, imaginary lang. Ha? Yaman kayo, may kalabaw kayo ah. Bakla, in provincia terms, kami yung mga alta sociedad. Mga ate, nung mong panahon na yon, pag meron po kayong kalabaw, alta sociedad na. Bakla, hindi ko naman kinakikomment mo. Mayaman daw po kami nung araw kasi may kalabaw daw yung lolo ko. Diyos ko, Noela, ano ba yan? Okay, so ilalagay namin sa ilalim ng dede ng kalabaw. Gumanong ka, Noela, gumanong ka. Ganyan, ganyan. Tapos, ayan. Tapos ilalagay namin yung, ano, sa ilalim, ano. Tapos mga friends, yung tatang ko, ginaganon yan. Ginaganon ganon para lumabas yung milk. Eto na nga mga friends. Minsan, kahit paano kuskus mo sa dede ng kalabaw, midlibag pa rin. Sa milk. O, pag ginanon mo mga friends, yung milk may libag. Kaya binaboil pa ng konti. Para makain naman yung libag, wala na juice. Alright mga friends, punta tayo sa, ba't nga ba ako na, ano, ere. So, ito yung mga topics natin na, una, Singapore. Pangalawa, yung termination ng contract ko sa Department of Foreign Affairs, Republic of the Philippines. Tapos, number three, ano ba yung pangatlong topic? Ulitin ko, Singapore, DFA resignation, balikbayan boxes, at saka 2022, okay? So, ganito mga friends. Una, pag-usapan natin yung sa Singapore, kung ba't ako napunta dito. Gusto ko pong linawin sa inyong lahat na wala po akong active na death threat. Huwag kayong OA. Ano lang to, medya lang na security issue. Hindi ko na ibibigay sa inyo detalye. Kaya kasi nga security issue eh, pagkikakalat ko sa inyo. Pero, okay lang po ako. Tapos po, ang secondary reason ko, ganyan lang. Wala hindi malamig. Eh, hindi. Galing. Malamig dapat yung ganyan rin. Hindi naman galing sa roof eh. Okay lang. Tapos po, ang second reason ko, kapag ako pumunta, kasi itong sila eh, dumakasama ko sa bahay. Si Anne, si Ate Shao, si Ate Carol. Kilala ko nung mga yan bago pa ako sumikat. Di ba ano? Nung nagtatago pa ako, nung lahat. Kaya siyempre, pagkatapos po nung Senate hearing, aminin na natin, nag-viral ako. Di ba? Mahigit 10 million, 20 million, ewan ko, views yun eh. So parang feeling ko, maganda. Alam mo yun, to keep things into perspective. Gets mo? Yung paalala ko sa sarili ko na labandera ka lang. Ganun. Gets mo? Hindi mga friends, delikado yung mga ganyan, yung papasok sa ulo mo yung puri. Kasi bakla, si Mayor Imday, si Governor Aimee, si Senator Secretary Alan, yung mga ibang mga, hindi naman. Yung mga cabinet secretary, si Depuri ng puri sa lola mo. O, di, syempre, ako, malami pong salamat sa inyong papuri.
Pero may risk yun na pumasok sa utak ko yung ano, drama. Mm-hmm. Diba? Yun naman, alam naman namin hindi. Eh, hindi, may risk pa din bakla eh. So maganda, nandito po sila. Ang silbi po ni N, ni Carol at saka ni Shaw sa akin, mga tagalait ko po. At sabihin sa akin, RJ, kahit paanong sabihin mo sa buhay mo, napakawalang kwenta mong tao, TP. Wala ka pa sakaling kingan. Wala ka pa sakaling kingan ng salitang mabuti. Huwag kang yayabang yan. Alright, sorry po, nag-drop. Pero po, ayan, okay na. Sorry po rin sa mga nanonood kung medyo nag-broadcast interrupted. Kasi po, sumabit po ako sa wifi. Hindi kasi bakla kanina, naka-LTE lang ako. Hmm. Ngayon, nag-wifi na ako, okay na. Kasi nga mga friends, dun po sa mga nagsasabi na ako ay fame whore, mga bakla, gusto ko pong linawin sa inyong lahat. Ako po ay anonymous hanggang January last... Ay! January? Ito lang, no? Mm-mm, this year. Ako po ay anonymous hanggang January this year dahil ayoko pong sikat. Diba? At kaya lang ako na... Alam mo yun. Alam ko yun. Kasama ko siya nung nag-Facebook live ako noon. Na kaya lang ako nag-out kasi i-out na ako ng Superficial Gazette. 'Di ba? Yung allegedly kay Gio Tingson, yung ano, yung senior na bata ni Bam. Oo. Meron nga silang ginawa na video pa kuno eh. Mm. So an hour bago ako i-out. Nag-out ako. Tong na, unahan ko na kayo, no? Pati yung magnanakaw ng moment. 'Di ba? I-out ka na rin lang eh, 'di mag-out ka na. Parang naghiwalayan tayo ng ilang oras na yun. Pero ang point nun mga friends, kaya po ako nag-out nun, hindi para gusto na ng sikat, kundi wala na talagang choice. At kahit po hindi ako mag-out, kilala ako kung sino ako ng Liberal Party. Diba? Moving on. So, sabi ko, yung sabihin na fame whore ako, girls, ayoko ng fame. Alam ko na po na maganda ako, hindi nyo na kailangang ipaliwpaalala. Kasi po, I can feel it. Okay, tuloy natin. Yung pangalawang issue. So, ayun, nagpunta akong Singapore. Una, security. Pangalawa, para ano, to replant my feet on the ground. Ganan. Ganan dapat. Thank you, contestant number 3. Thank you, contestant number 3. Ganun. Okay, next. Number, ano ba yan? Tapos number 2, yung balikbayan boxes. Mm. So may nilabas po kamakailan lang, na, para po sa mga balikbayan boxes, meron pong inilabas kamakailan lang na bagong ano patakaran, bagong order sa Bureau of Customs. Ang sabi niya, mga... Sabi po dun sa bagong patakaran, ay suspendido yung lumang patakaran. Alam mo yung luma? Yung ililista mo yung laman, yung may kailangan pang resibo, yung kailangan pa xerox ng passport mo na security issue. Oo. Bakit? Ba't nila? Suspendido na po lahat yun. Suspendido na po lahat 'yon. So, hindi ko po sinasabi kasi hindi na siya maibabalik. Pero for now, suspendido po 'yung ganong patakaran. So, good news po sa lahat ng mga OFW natin na nagmamaktol. Eh kasi totoo naman ha, sobrang hassle. Tapos lagi mo pa 'yung personal details mo sa gilid ng ano, balikbayan ba? Kasi for security lang naman 'yon. Ha? For security reasons. Hindi bakla for security reasons, nakalagay doon yung pangalan, birthday mo. Ay, ganun ka-detail. Eh, bakla xerox ng passport eh. Bakla, girl. Alright, so yun yung balikbayan box. Tapos pangatlo, yung DFA resignation. Ano? Bakla, hirap ng bagong gising. Ang kati ng anit ko, Diyos ko. Ba't ganun ba? Pag gising ko, makati yung anit. Hindi pa kasi naliligo. Hindi pa ako naliligo, pero hindi naligo ako kahapon, gaga. Eh, nag-barbecue tayo. Malinis ba yung sahig ninyo? Grabe ko, malinis yan. Kasi sa sahig nila ako nahiga eh. Hindi, yung uso ko yan kahapon. Hidin ko. Oo, tapos alam mo, manipis na buho ko rin eh. Ano kaya baka? Alright, tuloy natin. So, pinakahuli po ay yung ano ko sa DFA. Oh, yes. Bakla, nakagulat. Tingnan mo ilan nanonood. Bakla. Wait. Ang dami.
Nung araw bakla, papayba, 500 lang tayo bakla. Alright. So tuloy po natin. Kain po kayo. Oh. Tumawag. Hindi ako ready. Ano ba yung palaman? Ching-ching. Ay, sosyal. Ako po, pamilya ko, merong kalabaw. Si N po, pamilya niya, meron pong cream cheese. Sosyal. Alright. So, hi, Cherry. Hello. Ito. 2022. So, next po. Ano I'm leaving. Leaving DFA. Ayan. So, ang drama, mga friends, aalis na ako sa DFA. Tumawag, ganito po nangyari. So, di ba nga, ano, di po ba nga, ginisa ako ng ginisa sa Senado o sa DFA. Tapos, marami pang mga ibang kampo, huwag na natin pangalanan kung sino, ipinamumukha sa akin na parang hinayang na hinayang sila sa 12,000 ko isang buwan na wala pa ako na si single kahit isa. So, ano, hindi mag-resign na lang. In fairness po sa para po sa Department of Foreign Affairs, yung pong mga taga-OMUA, actually yung buong DFA, alam niyo po yung DFA, may mga Dilaw dyan, may mga Duterte, may mga pula, halo-halo yan. Pero, oh my God, mamaya na nga kayo mag-message, ang dami niyo mga paandar. Diyos ko! Sorry mo. Eh, isipin mo na, alam na nabi Facebook, live message ng message sa mga putang yun sa Facebook Messenger. Malay mo, hindi nila alam. Kakaasar, mamaya na nga yung mga message. At sento ka ng universe? Ha? Sento ka ba ng universe? Bakla, maging alas 7 naman ng umaga. Kung magme-message ka out of the blue, maghintay ka naman mga tipong alas 8. Alas 8 na kaya? Alas 8 na ba? Oo. So, pwede na sila mag-message. Oo, pwede na nga pala. Sorry. Topis na. Alright. Saan na ba? Okay, balik tayo sa DFA. In fairness, sa Department of Foreign Affairs, meron doon mga pula, may dilaw, may green, orange, halo-halo yung political affiliation nila, pero napaka-professional na mga lolo mo. Ay, girl, alam mo nung pumasok ako sa DFA, wala tumataas na kilay sa akin doon. Alam mo yung chill lang sila. Kasi sanay sila nung gano'n, yung napapaligiran sila ng ano, nang hindi nila ka-political alignment. So sila, professional lang. Parang kung trabaho ko sa DFA, maging diplomat. Mm-mm. Hindi ko trabaho dito na mag-forward ng sarili kong political interests. Uh-oh. Kaya alam mo, mararamdaman mo sa DFA, may mga dilaw eh. Pero hindi sila yung rabid na, alam mo yun, kinokontrol nila yung pansarili nilang feelings para gampanan yung trabaho nila. Uh-oh. At least sa loob man ng opisina. Hindi ko eh. Oo. So sinasabi ko mga friends, maraming salamat po doon sa Department of Foreign Affairs, lalo na po sa Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs. Kasi po mga friends, napaka-professional po ng ating Department of Foreign Affairs. Kaya ako rin ako nagmaktol na sabi ko, 12,000 nga lang kinikita namin dun. Tapos sabi ko dun yung hindi pa nga kasya na pan-taxi. Parang alila nga po kami dun eh. Yung sinabi ko na, parang alila kami. Mm-mm. Mga friends, ang sabi ko dun, alila kami. Hindi ko sinabing alila ako. Kasi alam mo yung mga taga DFA na yan mga friends, lalo na yung mga career diplomats, yung mga naka kung saang lugar naka destino girl. Bakla, ang hirap ng trabaho niyan. Ang high level ng skill yung kailangan. Ang baba ng sweldo. Ay girl, meron diyan isang post, diplomatic post. Bakla, nagsasalita yung ilang mga ano, yung ilang mga empleyado. Papalipat sila sa ano, kabilang diplomatic post. Alam mo kung bakit? Kasi sa sobrang mahal ng lugar na yon, sobrang mahal mamuhay sa lugar na yon, minsan nababaon sila sa utang. Hala? Mahal eh. Tapos makikita mo yung mga, sa mga embassy mga friends, yung mga third secretary, ilang, hindi ka ba hinaharang ng, hindi ba ako hinaharang ng immigration pag lumalabas ako ng Maynila? May instance. Tinanong ka lang. Isang beses lang. Mm-hmm. Ikaw ba si Tipi? Yung lasa, no? Oh, ay, yung kahapon. Pati kahapon din. Oo. Ito kakaiba kahapon, girl. Uh-huh. Diyan lumabas ako sa immigration. Uh-huh. Tapos nung pag nandun ako sa immigration, kausap ko yung immigration officer. Ang sabi sa akin, ikaw ba yung nado sa TV? Sabi ko, alin po? Yung po sa Senate hearing. Yung masungit. Opo.
Kailan ba susunod na Senate hearing? Ganun na sabi sa akin. Ni next month pa po, matagal pa. Kailan ka ba babalik? Next week po, babalik naman po ako. Sabi niya, pinipitigin niya return ticket. Mga friends, kilala niya ako, pero hindi siya fan ng Tinging Pinoy. Kaya piling natatakbo ko. Tapos na pagbaba ako sa Singapore, bakla. Ang dali lang, enter. Oo, mabis lang naman eh. Kala pa rin 7 times na ako nagpunta sa Singapore in the past year. Mga ate. Oo. Ang pakaramdam ko po rin sa bahay nila, eh, parang kapit bahay. Ay, pasensya na magulat, ano, check, ah. I-congratulate sa mga 6,200 po na nanonood ngayon, i-congratulate po natin si Che. Che Ann! Hi! Ikakasal na po siya sa December. Woo! Alright. Balik tayo sa pinag-uusapan natin kanina. Congratulations, Che. Thank you. Congrats ba yun? Best wishes. Best wishes. Best wishes lang. Kasi po, pag kasal, hindi naman congratulations. Promise, pang mga 3 years, tapos pinanood mo yung video. Sabihin mo. Bakla, realistic ako. Best wishes talaga, hindi congrats. Alright, tuloy natin. So, yung mga third secretary natin. Sa mga embassy kasi mga friends, merong ano, tawag doon third secretary. Bye, Che. Yung mga third secretary po, yun yung isa sa mga pinakamabababang rango doon sa embassy. Ganun po ang kalakaran sa buong mundo, lahat ng mga embassy sa buong mundo. Tapos po, kumbaga, sino yung pinakamahirap? Pinakamababa sweldo. Yung mga third secretary natin sa mga Philippine embassy, pag itinabi mo, sa third secretary halimbawa ng Thailand, Indonesia, bakla, ang layo. Ang layo ng damit. Hindi naman pulubi. Hindi naman sila mukhang tanga. Ano sila, maayos naman, decenting tingnan. Pero mga friends, pag tinignan mo yung damit, kita mo yung diferensya sa fabric. Ano mo yun? Kasi mga friends, ako bakla. So nakikita ko yung mga fashion. Pag tinignan mo, girl, yung fabric ng damit ni third secretary na Pinoy at ng third secretary na Thailand, alam mo yung diferensya ng presyo ng fabric. O yung tanong, ba't di ka ganun? Ano ba babayad natin? Diba? Kaya ako, natuturog ang puso. Eto pa, dun sa ano, isang sa consulate natin sa New York, my friends, meron doon isang tao sa mission natin. Dun sa ano, consulate, bakla, araw-araw, nagagaling pa siya ng New Jersey. Kasi bakla, hindi siya maka-afford na mag-rent sa New York. Ay, mahal naman talaga sa New York. Eh, kahit na, bakla, kung mission natin doon, dapat bigyan natin sila ng enough na pera para mabuhay sa New York. Or flat man lang. Yung quality of life, di ba? Kung ano yung quality of life nila, nandito sila sa Manila, ganun din dapat yung quality of life nila pag idinestino sila sa New York, o sa Los Angeles, o sa San Francisco. Or slightly better. Oh, slightly better kasi nagpapakamatay yung mga lolo mo eh, no? Eh, ang problema mga friends, sa New Jersey papupunta lolo mo kasi doon lang mura yung bahay. Tapos ang masakla pa doon mga friends, New Jersey ang isa sa mga pinakamatataas na crime rate sa buong states. Ganun nga, ngayon, kaya ano sinasabi ko po namang alila. Ayun yun. Totoo pong alila. Yung mga taga DFA sa local. 30,000 below ang mga sweldo niyan kahit na ang tagal-tagal na nagsiservisyo box. At, hindi pa, ganun ba kalakaran sa lahat ng government departments? Oo. Lahat. Girl, alila po ang lahat ng mga tao sa gobyerno. Kaya pag sinasabi ko sa inyo na huwag kayong masyado magdamdam pagka mainit yung ulo ng taga-gobyerno, totoo yun. Kasi hindi nyo alam kung ano yung pinaghihirapan niya. Girl, mamaya dalawa anak niya, tapos 30,000 ang sweldo mo. O habang nagpaproseso ka ng request for birth certificate, di mo malaman kung paano ka makaka-afford ng birth certificate para sarili mong anak. Girl, intindihin natin. Ireg, no? Truly! Ireg, tapos for how many days? Hindi ireg, ano, job order. Ayun, job order. Oh, ako, job order. Yung tita ko, job order yun. Ay, tawa nga ako kay Lasherda eh. Sabi daw, mag-foreign service officer exam muna ako. Putang yun ang yan. FSO exam.
Girl, ang sweldo ko mababa pa sa janitor ng DFA. Yung mga janitor, pinag-FSO exam. Sige, Lasherda, punta ka ng DFA. Sabihan mo yung mga maintenance ng DFA, mag-FSO exam din kayo. Tingin mo kung hindi ka paluin ng walis ting-ting. Kagaguhang yan. Alright? Sabi, 30K, malaki na huya sa Philippines rate. Mali. Manong malaki? Girl, 30,000 sa Maynila. Hindi mo alam ang cost of living doon. 30,000, malaki na daw. Girl, hindi. Nasanay kasi yung mga tao na nandun yung level. Yung kung ikaw ay entry level. Uh-oh. 20 years old hanggang 25. Pwede-pwede na yun. Uh-oh. Pero girl, pag 40 years old, pataas ka na, yung may buhay ka na, may pamilya ka na, nagbabayad ka na ng bahay. Girl, yung 30,000, isang atsing lang yun, ubus yun. That's why a lot of people choose to leave. Kasi mga friends, ganito, kung 30,000, malaki yun, kung isa ka lang. Pero kung gusto mong mangarap, kung gusto mong magkaroon ng sariling buhay, yung gusto mong, alam mo yun, bumuo ka ng pangarap kasama yung forever, bakla yung 30,000, hindi kasya yun. Kaya po, sana, doon po sa mga, ano, taong bayan natin, suportahan din natin yung mga kawanin ng gobyerno. Kasi po, awa talaga ako. Minsan yun, naiiyak ako eh. Pag nandun ako, parang makikita mo yung mga taga-DFA. Sige nga, sample nga. Ganun po. Alright, tuloy natin. Yung pinakahuli, may narinig ako. Hindi na lang natin pangalanan kung sino. Ang sabi raw, doon sa naging Senate hearing on fake news. Para daw, doon po sa 5,700 na nanonood ngayon, pakishare lang po, ha? Pasensya na po, hindi po ako masyado makapag-hyper ngayon kasi may mga natutulog po sa kabilang, meron pa ba? May mga natutulog po sa kabilang kwarto, kaya nakakahiya po, pero mamaya po, energetic na naman ako. Okay. So may nagsabi daw, nag-comment ako sa Senate hearing. Ang tinawag niya yung Senate hearing box na, ano mukha ko? Tinawag niya yung ano, yung Senate hearing na The Little Po Cayetano Show. The Little Po Cayetano 2022 Show. Ganun yung sabi. At syempre, nung una ko nakita yun, medyo hinayblad ako. Kasi bakla, ang topic ng show, fake news. Ang topic ng show, ng hearing, si Kokoy Dayaw, yung gumagawa ng paninira sa mga senador na wala na sa lugar. Tapos, mga friends, ayan. Sabi ko, saan galing yung po Cayetano 2022? Wala nga si Cayetano dun eh. Tapos si Grace Poe naman, di ba si Grace Poe, nanonood ka nung hearing bakla? Binabara din niya si Mocha eh, di ba? Binabara din niya ako. Natatanda ko nga, sabi ni Senator Grace Poe kay Mocha, minsan parang hindi niya masyado, sabi ni Grace Poe, hindi niya masyado nagugustuhan yung, actually sa aming dalawa ni Mocha, hindi niya masyado gustuhan yung paraan kung paano namin ina-express yung aming mga thoughts. In short, medyo bastos kami. Doon sa mga posts namin. I appreciate it. I appreciate na sinabi yun ni Senator Grace Poe. Ang point, hindi ko masasabi na kinadal kami ni Grace Poe. No. Tapos pangalawa, ano pakialam ni Cayetano dyan? Diba? Tapos pangatlo, ang 2022 mga friends, ang 2022 is still 4 to 5 years away. Diba? 4 to 5 years away. Ang 2022 dapat problemahin natin sa 2021. Diba? Diba bakla? Well, pwede naman mag-advance planning. No. Kung ito ay ano lang, kung ito ay senador ka lang, sige, mag-advance planning tayo. Uh-oh. Pero bakla, pag presidente ka ng Pilipinas at sila't 100 million umaasa sa'yo, bakla, huwag kang mamuliti ka. So, ang pinaka, kung gusto po ng ano, nung NIP ng mga pro-Duterte, na manalo kung sino man yung babasbasan ni Duterte, kailangan mapatunayan ni Pangulong Duterte na magaling siyang presidente. So, ibig sabihin mga friends, from now until 2021 or 2022,
mag-perform siya. Ang dami pang pwedeng paggawa siya ng maraming kalsada, paggandahin ng health insurance ng Pilipinas, yung patayo ng subway, yung mga ganon. Gawin niya mas komportable buhay ng Pilipino. Pag patunayan niya yung gawin niya totoo yung mga pinangako niya. Kasi mga friends, at the end of the day, ang mga taong bayan, walang pakialam sa politika yan eh. Ang pakialam lang nila, sarili nila. Quality of life. Quality of life nila, ng pamilya nila. So mga, doon po sa mga nagsasabi na ito ay pamumulitika. Kasi ganito mga friends, yung sinulat kong Kokoy Gate, medyo political yung issue eh, di ba? Kaya lang mga friends, iyon ay with the intention na ilabas yan, no? Habulin yung mga kriminal. Di ba? Tumutulong ako para sa bayan. Kaya nagkataon, siyempre, hindi ako makapag-nation building ng masyado. Kasi limitado ako, isang tao lang ako eh. Wala nga akong assistant na sumagot ng tawag. So basically, I'm doing my part. O eh, dun sa mga naninira na dun sa yung pokaytano na yan. Ano nagawa niyang chismis na yan para sa bayan? Bakla, may ganun ka pa din. Si Bakla, may tululaway pa dito. Kapi yun! So, ang sinasabi ko dito mga friends, yung 2022, tsaka niyo problemahin yan. Tayo, mag-focus po tayo doon sa mga proyekto ni Pangulong Duterte na makakatulong talaga sa bayan. Yes. Yung suportahan natin yon. At kung kailangan, punahin natin pag may mali na nangyayari. Halimbawa, elitik na balikbayan boxes. Yun lang. Dapat nga pagalingan sila sa projects, hindi yung paingayan lang sa... True, kaya hindi na ako makikisali pa dun sa totoo namang may mga marami nagagawa yung Duterte administration ngayon. Totoo yun, marami silang nagagawa. Kaya lang siyempre, mas maganda kung mas marami pa silang magawa. Mas mabilis yun. Mas mabilis pa yung paggawa. Diba? Kaya imbis na mag-ubos tayo, kaya imbis na mag-ubos tayo ng energy sa pagkakalat ng chismis, gamitin na lang natin yung energy para tulungan yung bayan. Diba girl? Yun na lang. So, yun na lang muna sasabihin ko tungkol doon sa issue na yon. Kasi ayoko nang pahabain. Kasi mas marami pong mahalagang issue sa Pilipinas. Tulad nga ng sabi ko kahapon, baklang puti natin sa camera, no? Nakaloka. Okay. So, sabi ko nga sa inyo mga friends, hindi ako masyadong malalim. So, yun na lang muna. Ayun na yun, mahabain pa yon. Ha? So again, ako po si TP, ang DH ng mga DH, at siya po si N. Ang DH ng DH ng mga DH. Uy, bakla din naman, sidekick lang. Ang sidekick ng mga DH ng mga DH. Pero huwag kayong mag-alala po. Tutulungan ko pa rin po ang mga OFW sa hangga't kaya ko. Kahit po wala na akong posisyon sa gobyerno. At saka po dahil wala na nga po akong posisyon sa gobyerno, Karen! Miss Karen! Alam mo na! Signing out. Paano ba ito i-off? Ay, doon pala. Bakla, hindi ko makita kung saan yung finish. Alright, bye-bye po. Ay, maraming salamat po sa lahat ng mga taga-DFA. I promise, love na love ko sila, girl. Alam mo yung... Ay, ito pala, bago ako mag-sign out. Political neutrality. Political neutrality is serving everyone equally despite your political inclinations. Pwede kang Dilaw, pwede kang Duterte, pwede kang pula, whatever. Pero pag may lumapit sa'yo na tao na kailangan mo tulungan, tulungan mo pa rin. Oo, dapat talaga. Kung alam niyo kung sino ang perfect na example ng political neutrality, Department of Foreign Affairs. Girl, ang daming dilaw doon. Pero, pagkaharap mo sila, hindi, yung pag nag-conduct sila ng trabaho, politically neutral sila. Yung sinasabi ko mga friends, hindi ako galit sa Dilaw. Mm-hmm. Hindi. Galit lang ako sa Liberal Party, pero hindi ako galit sa Dilaw. Magkaiba ang Dilaw sa Liberal Party. Mm-hmm. Alright. So, yun lang. I mean... Tama naman. Oo. Oh,
Pare-pareho tayong Pinoy. Malaya tayo na sabihin ang gusto nating sabihin. Mm-hmm. Yun lang. Pero siyempre, huwag nating hayaan na yung political inclinations natin ay maging sagabal sa pag, ano, sa pagtupad ng ating mga sworn duties. Yun lang naman ang habol ko eh. Ay, okay lang sa'yo kahit murahin mo ako, dead mo. I respect your opinion. I respect your opinion, but we will have to agree to disagree. With all due respect, Mr. Senator. Alright, again, ako po si TP, ang DH ng mga DH, at siya po si N, ang sidekick ng mga DH ng mga DH. Signing out. Magbabay ka bangla. Bye!